Praise the Lord. At sa atong pagpadayon mga kaigsoonan, tayo dadako na po sa pagkinig ng salita ng Diyos na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Randel. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Ama Banal. Sa pangalan mo, amin, dakilang Diyos, aming pinakamahal na Panginoong Yesus, lumikha ng langit sa lupa, Ikaw ang Diyos na nag-iisang Diyos, dakilang Diyos, hallelujah. Maraming salamat po, marami, O Diyos, sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos, sa lahat ng biyaya na ibinagkalog mo sa amin sa araw-araw, sa iyong pag-iingat, sa kalakasan sa araw-araw, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos. Muli narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita, mga banal. Pagpalain niyo po yung salita, O Diyos. Kayo pong mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa narito, O Diyos. Kayo pong manguna, maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Alisin ang mga dilang at gawa ng kaaway. And bind the power of darkness, unbelief, and doubts, hindrance, ay kumanyo to cast out. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga kapatid. Una, tigit po sa lahat ang pinakamataas na pagdadakila, pagsamba, paglulhati at pagpaparangal ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. At tayo pinagbibigay ng dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na ebanghelista, beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeda, ang taong ginamit ng Diyos. Katuwang ating ginagalang at minamahal na Stand Pastor Rina C. Almeda, maging sa kanilang beloved children. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers sa buong mundo, sa lahat ng dako na roon, mga kapatiran, maging sa dako ito ng San Fernando, Pitalo, Cebu, at maging sa lahat ng ating kasamang manggagawa, at magandang gabi po sa lahat. Purihin natin ang mahal na Panginoon. At ako rin po ay bumabati ng happy birthday po sa ating beloved Ati Pasit, Martos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So tayo po mga minamahal ay makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kahapon po mga minamahal, galing po kami sa Libertad, Abuyog, Leyte. Yung lugar na medyo liblib ng kaunti at medyo malayo, mga kapatid. So mga minamahal, anniversary po ng ating gawain doon at nakita ko po mga minamahal na talaga nga kahit sa ang dako na roon ang banal na gawain ng Diyos, kapag ang mga tao nandoon sinusunod ang turo ng banal na kasulatan na pinangaral ng ating beloved Honorable Parents in the Lord, sila po ay maging successful. Ever say amen. Ibig kong sabihin mga minamahal, kahit sa ang dako na roon ang mga anak ng Diyos, kapag sinusunod nila at iniingatan ang turo na ipinangaral ng ating magulang sa Panginoon, sasamahin sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. So yung mga patutuo, mga minamahal, talaga nga mamamangha ka sa mga testimonyo. Amen. At yung ang banal na presensya ng Diyos, mula umpisa ng gawain, talaga nga awas-awas, kumbaga mga minamahal, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mula bata, mga minamahal, matanda, youth children's choir, youth choir, adults choir, finance choir, mga minamahal, grabe ang pagkilos ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At mismo yung mga opisyalis doon ng barangay, nandoon sila. Mga minamahal, iyak ng iyak, mga minamahal, ang lalaking tao, mga lalaki. Talagang revive na revive sila pagkatapos binigyan namin ng pagkakataon na magsalita. Ang sabi ng isa, umiiyak. Sabi niya, napakaswerte natin, may Jesus Miracle Crusade dito sa barangay. Amen. Yung isa naman, sabi niya, alam niyo po, dalawang taon na ako hindi pumapasok ng simbahan. Pagpasok ko dito sa gawain niyo, talagang umiiyak po mga minamahal. Talagang laking tao, laking mama. Talagang para kong alaman na binisbisan ba yung diniligan, sabi niya. Ibig sabihin talagang dalawang taon na rin sa hindi kumapasok. Ito na nagawain, mga minamahal, damang-daman niya ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon.
At yung patutuon ng isa nating kapatiran doon, isang manggagawa, si Brother John Montarde. Yun yung mga anniversary, natapos yung anniversary, sabi niya, mga 9 years ago, yung patutuon niya, mga minamahal na nangyari sa kanya, habang after ng anniversary doon sa may barangay, Ubay. Ubay, Leyte. Ewan ko saan party sa Leyte. Uuwi na sila sa pastoral house, pero inabot sila ng gabi. So nagpahinga muna sila, kumain. Nagbiyahe sila ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw. Dumaan sila doon sa barangay Ubay. E merong nangyaring nakawan doon. At ang nangyari, yung nangdakaw, nakamotor, at 3 tao. So sila rin, 3 tao sila. May mga backpack sila, may dalang bag, mga martilyo, Bible, kurtina. So pagdaan nila doon sa parang barangay hall, walang tao, siyempre, mga minamahal, meron parang checkpoint, nagminor sila. Pag minor nila, may lumabas na tao, sumigaw ng malakas, sabi niya, tumigil kayo. Eh nung binunot yung 45, sa taranta nila, mga minamahal, imbis na tumigil, nagpatakbo ng mabilis. So pinagbabaril sila habang dumaan sila, napakalapit. Inubos yung bala ng 45. Mga minamahal, sabi niya napakasakit pag tumama sa balat sa kanilang katawan, napakasakit daw. Yung bag, nawasak yung bag. Yung backpack sa likod, nawasak. Nandoon yung bala ng 45 na ngapit-pit, mga minamahal, sa likod nila. Pagkatapos yung kalabinti ng abutas yung kanilang pantalon, pero hindi sila nasugatan, purihin ng Panginoon. So mga minamahal, pagkatapos hinabol sila yung multicab sa kanyang mga motor, ang haba ng mga itak, yung mga sundang ba, kahit kuno kayo, sa taranta nila mga minamahal, natumba sila, pinagtataga pa sila mga minamahal. Abang sila pinagtataga, sumisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Nagulat sila mga minamahal, talagang pinagtataga. Pero nagulat ang mananaga dahil hindi sila tinatablan, ever see man. So mga minamahal, na malaman sila, hindi pala sila yung mga magnanakaw, na nagnakaw. Sabi niya, taga Jesus Miracle Crusade, kami international ministry. Yung Bible mga minamahal, yung bag, talagang kinuha yung bala ng 45 sa kanyang tagkuko. Din isa, liig mga minamahal. Could just imagine, yung bala ng 45, malapitan mga minamahal, hindi ka bibiruin nun. Ever see man? Pero totoo mga minamahal, kapag tayo po, ang katwiran ng Diyos ay nasa atin. Nandoon ang pag-iingat sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya maliwanag mga minamahal, talagang ma-revive ka sa mga patutuon nila. Mga kapatid, talagang hindi sayang yung lakad namin doon sa Hanging Bridge. Mga minamahal, napakalayo. Bato-bato mga minamahal. Dahil nakita natin kung kahit saan sulok ng mundo ang gawain, nandoon yung mga anak ng Diyos at umiibig sa Diyos at sumusunod sa turo ng ating beloved parents in the Lord, nandoon, sasamahan sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? So ang ating topic ngayon, walk with God. Tayo lumakad na kasama ng Diyos. Ever see, amen? From the book of Genesis, chapter 6, ending. Basahin natin mga minamahal at yung banalang kasulatan, no? O Genesis chapter 5, beginning verse 22 up to 24, kindly. From the book of Genesis, chapter 5, verses 22 to 24. And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years, and begot sons and daughters, and all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Amen. Genesis, Kabanatan 5, ang talata ay 22 hanggang 24.
At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos mapanganak si Matusalem na 300 taon at nag-anak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di niya sumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Amen. Amen. Hebrew chapter 11 verse 5, kindly. Hebrew chapter 11 verse 5. From the book of Hebrews chapter 11 verse 5. But of faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Amen. Everybody shout praise the Lord. Sige, basa mo, Tagalog. Hebreo 1, kabanatang 11, ang talatay 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya masumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sa Biblia, merong mga taong kinuha ng Diyos ng buhay. Everybody say amen. Hindi sila dumaan ng kamatayan. Isa na dito si Enoch, sabi po ng Biblia. Sabi ng Banal na Kasulatan, si Enoch walk with God. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Everybody say amen. Enoch undoubtedly, mga minamahal, exceed in godliness. Ibig sabihin, si Enoch, siya matapat sa Diyos. Ever say amen? Maka-Diyos. Sabi po na ba na kasulatan, he lived by faith in God, trusted in His word and promises. Si Enoch, mga minamahay, ay nabuhay sa pananampalataya sa Diyos, nagtiwala sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos, endeavor to live a holy life. Ibig sabihin, endeavor yung buong to attempt or itong tinatawag obligation. Ever say amen? Siya po mga minamahal ay lumakad ng banal sa harap ng Diyos. Ito po yung pag-aralan natin para makita natin yung punto. Kaya ka sa ating paglilingkod, nag-aantay tayo sa rapture. Ever say amen? Ngayon, paano tayo ma-rapture kung hindi natin susunod yung alituntunan ng Diyos? Ang salita ng Diyos, sabi nga ng Biblia, the example of men, holy men, women and men, mga minamahal, recorded in the scripture, live a valuable lessons, ever say amen. So ito po yung magbibigay sa atin ng leksyon sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Enoch was a preacher of righteousness, mga minamahal. Siya po ay isang mangangaral ng salita ng Diyos. Si Enoch, mga minamahal, stand firm, mamin, against the ungodliness of his generation. Siya po ay tumayo ng matatag. Ever say amen? Sa kabila ng sila'y nabubuhay sa henerasyon nila, na mapakasamang henerasyon, subalit sila'y tumayong matatag. Ever say amen? Na mabuhay ng matapat. Diyos nun ba? May katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Sa kabila ng ang kasalanan, ay nasa kanilang paligid noong panahonan nila, subalit sabi nga ng Biblia, sila ay hindi, mga minamahal, gumaya sa mga taong nabubuhay sa kasalanan kung hindi sila ay nabuhay ng tapat. Ever say amen? So si Enoch, mga minamahal, ay kinuha ng Diyos, ni rapture, dinagit, mga minamahal, hindi siya dumaan ng kamatayan, kagaya ni Prophet Elijah, mga minamahal, kinuha rin ng Diyos, mga minamahal, kagaya ni John the Beloved, dito sa ilog ng Patmos. So meron mga taong nakarecord sa Biblia na mga hindi dumaan ng kamatayan, sila'y kinuhang buhay ng Diyos. Dahil, sabi nga ng Biblia, sila'y nakalugod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. So mga minamahal, posible sa ating paglilingkod na ito, kung gagawin natin ng masikap ang tinig ng Panginoon, pagdating ng rapture, tayo po'y kukunin buhay ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo dadaan ng kamatayan. Ito yung tinatawag na rapture. Hindi na isa-isa, kung hindi ang buong iglesia. Everybody say amen. Ang lahat ng mananampalataya, ang lahat ng umiibig sa Diyos,
ang lahat ng mga taong lumalakad sa katwiran, ang mga taong mami lumalakad na kasama ng Diyos, lumalakad ng matapat sa paglilingkod sa Diyos, hindi sila lumalakad na gaya ng lakad ng mga makasalanan sa libutan. Kaya mga minamahal, nung makita ko yung lugar sa dako ng Abuyog, liblib na lugar, wala pang signal mga minamahal. Napakasarap sigurong tumira dito, sabi ko sa isip ko, dahil malayo, medyo malayo sa kasalanan. Ever say amen. Amen. Kaya iniisip ko, darating araw, gusto ko pagtanda ko, doon ako titira sa lugar na wala na sigurong signal. Ever say amen. Parang maisip ko, parang masarap ang araw gabi magbulay-bulay, magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Ever say amen. Ang ating target, ang kaligtasan. Ever say amen. Pinagpala na tayo ng Diyos, binigyan tayo ng magulang sa Panginoon, nagturo sa atin ng buong-buong katotohanan, walang halo, mga minamahal. Tinuruan tayo kung paano tayo lumakad sa harap ng Diyos, mga minamahal. Kaya naman kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga milagro nangyari sa ating church, mga minamahal, hindi ito, mga minamahal, wala ito sa ibang reliyon. Nandito lang sa ating congregation. Ever say amen. Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos. Ever say amen. Kaya mga minamahal, nung ipatawag sila sa barangay, yung tatlong pinagbabaril, nanginginig sa takot yung may dalang baril at saka yung may mga itak. Dahil alam nila na pinagtataga sila, subalit nakita nila kahit galos wala, mga minamahal. Ibig sabihin, nandito kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya po ang sabi po ng patutuon nila, kahit yung mismong nakadistino na upiso, sundalo doon, dahil narinig niyang patutuon, biglang tumulo ang luha. Mga minamahal, ibig sabihin, siguro inisip niya, hanggang ngayon, totoo pala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, natutuwa ang Diyos sa atin. Kapag natutuwa ang Diyos sa atin, mga minamahal, lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, lumakad tayo na narapat sa pagkatawag sa atin, sabi ng Biblia, walk worthy. Ever say amen. Lumakad ka ng nararapat na paglakad, mga minamahal, dahil kung lalakad kang kasama ng Diyos, ikaw ang mapalad na tao sa balat ng lupa. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ever say amen. So lumakad ng may pananampalataya. Ang ating beloved parents in the Lord, nagpakita ng halimbawa bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, na hindi, pag worker ka, mga minamahal, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo. Ever say amen. Amen. Kung saan ka ilalagay ng Diyos, doon ka gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Huwag nating pangunahan ang mahal na Panginoon. Ever say amen. Dahil kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka gagamitin ng Diyos, doon ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Naalala ko kasi, nung panahon namin nandito kami, 1991-92, uuwi ako ng Manila. Sabi ko, meron na akong ticket, yung barko ba? Pagkatapos, nagpiprepare ako, lumapit sa akin yung isang worker. Sabi niya, Kuya, nanaginip ako gabi, nasa loob ka ng ataol. Siyempre, medyo mananerbiyosun ka ba? Amen. Hindi pa nakatapos nakapagsalita, lumapit na naman yung isa. Sabi niya, Kuya, nananaginip ako gabi, nasa loob ka ng ataol. Sabi ko, ito na siguro yung, ayaw siguro ng malabay noon, aalis ako, ngayon pa rin say praise the Lord. Yung mga workers after ng crusade, may mga ticket, more than 70, sasakay ng sugbo, nanaginip, lumubog yung barko, sabi ng mga pastor, walang uwi, kahit isa sa inyo, ayaw ng Diyos, manatili kayo rito, dahil malaki ang gawain dito, maraming kaluluwang ililigtas ang mahal na Panginoon dito, mahal ng Diyos ang mga kaluluwa rito, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Ibig sabihin mga minamahal, kapag tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, nandiyan ang mahal na Panginoon, sasamahan tayo ng ating mabait na Diyos. Lumakad tayo, walk with God, walk with faith, lumakad ng may pananampalataya. Ang Kristiyanong tinawag ng Diyos, isinukong buhay sa mahal na Panginoon. The characteristic of the surrender life is walk with faith, walk with faith. Ever say amen. Lumakad ka, may pananampalataya sa harap ng Diyos. Abang ginagawa mo ang Diyos, alam mo, merong pagpapalang ibibigay sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen.
Kaya lahat kayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon kapag lumakad tayo matapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Kapag lumakad kami pananampalataya, lumakad ka sa Espiritu, ibig sabihin walk in the Spirit, walk by faith, mga minamahal. Sa iba na ba nalakasulatan mga minamahal? Walk like Christ walk. Ibig sabihin, lumakad tayong kagaya ni Kristo. Ever say amen. Lahat ng kalooban ng Diyos gagawin natin, sikapin natin, masunod natin ang kalooban ng Diyos dahil ikaw, ako, tayong lahat ang makikinabang nito. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Pinagpala na tayo sa lahat ng pinagpala. Ever say amen. Ipagsigawan natin at ipagmalaki natin na tayo membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito ang tamang pagpupuri, tamang paglilingkod sa Diyos, tamang pangangaral ng salita ng Diyos. Binigyan tayo ng magulang sa Panginoon, nagturo sa atin, nagmulat sa atin kung paano lumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala tayo ng Diyos, proteksyonan tayo ng Panginoon, pinagpala ang inyong buhay. Ever say amen. Ang pagpapala ay para sa mga masunurin. Ever say amen. Hindi kasi maloko ang Diyos. God is not mock. Ever say amen. Hindi natin pwedeng utu-utuin ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, nakakatakot. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam bukas, bukay ka pa. Ever say amen. Huwag nating ipagyabang. Meron tayo. Huwag nating ipagyabang kung sino ikaw. Huwag mo ipagmalaki na kung sino ikaw. Lumakad kang may takot sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Dahil nakikita ng Diyos ang bawat puso ng bawat isa sa atin. Ever say amen. Kapag lumalakad kang matapat sa mahal na Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Ever say amen. Patnubayan ka ng mahal na Panginoon. Hindi mo na pwede, wala ka nang magiging question. Sabi ng The Surrender Life, walk with unquestioning service. Ever say amen. The characteristic, mga minamahal, of the surrender life is resignation in trial. Ibig sabihin, mamatay, mabuhay para sa Diyos. Ever say amen. Unquestioning service, maglilingkod ka sa Diyos, walang reklamo. Anong binigay ng Diyos sa araw na ito? Mabigat na pagsubok, trial sa'yo, pasalamatan mo sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Hindi lamang magpasalamat ka, merong blessing. Kahit mga pagsubok, pasalamatan mo rin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Rendering unto the Lord with unquestioning service. Lumakad tayo sa Diyos. Isuko natin ating buhay sa mahal na Panginoon. Lumakad ka ng walang reklamo. Ever say amen. With unquestioning service, resignation in trial, walk in spirit, lumakad ka sa Espiritu, mga minamahal. Lumakad ka may pananampalataya, lumakad ka may takot sa mahal na Panginoon. Lumakad ka ng matuwid sa harap ng Diyos. Ever say amen. Kaya pakatandaan natin kung maaari magbasa lagi ng Biblia. Ever say amen. Basahin natin ang Biblia, mga minamahal, maganda yung Book of Proverbs, yung mga wisdom ni Solomon, mga advice ni Solomon. I-memorize natin kung maaari ang Biblia. I-memorize natin. Ever say amen. Dahil sabi ni Bunala Kasulatan, ang salita mo ay itinago ko sa aking puso upang huwag akong magkasala. Ever say amen. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, nakatago ang salita ng Diyos sa puso natin, mga minamahal, sabi ng Biblia ni David, ang salita mo ay itinago ko sa puso ko para hindi ako magkasala laban sa iyo. Alam mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Sabi po naman na nakasulat ng mga minamahal, resignation in trial, kahit may pagsubok. Kahit walang makain. Amen. Kung may pagpapala, salamat sa Diyos. Kung nakakain ng isang beses ang araw, salamat sa Diyos. Puros pa salamat sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Kung nandun ka sa isang lugar, nilagay ka ng Diyos diyan, pasalamatan mo dahil mapalad ka, nilagay ka ng Diyos para gagamitin ka ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kung saan ka inilagay ng Diyos, gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, makikita mo ang kamay ng Diyos. Ever say amen. Napakasarap kapag kasama mo, lumalakad kang kasama mo ang Diyos. Amen. Wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat alalahanin sa araw ng bukas. Kagaya ni Abraham,
Hindi sila inisip kung anong lugar yung dadatnan nila. Hindi alam kung ano saan sila dadalhin ng Diyos. Basta dadalhin sila ng Diyos doon sa lugar. Ganon din sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Lalo na sa ating mga manggagawa na tinawag ng mahal na Panginoon, Everisimen. Kung gusto mong makita mo ang Diyos, lagi nakasama mo ang Diyos, susundin mo ang tinik ng ating mahal na Panginoon, Everisimen. Huwag kang lumiis sa kaliwa, huwag kang lumiis sa kanan, sunod ka ng sunod sa kalooban ng Diyos. Dahil tuso ang demonyo, Everisimen. Tuso ang kaaway, gustong linlangin ng inyong pananampalataya, mga kapatid. Amen. Kaya magpasalamat tayo, may mga salita ng Diyos na marinig natin, mga minamahal, para ituwid yung mali, yung ating mga lakad sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Rendering unto the Lord with unquestioning service, hindi ka naglilingkod sa Diyos na puros reklamo, puros bagot-bot, dili. Mga lagad ka sa Diyos, Ginoo, mawigihatag ni mo karong adlawa, pagsulay, dawato na ako ng malipayon, ever seen. Ugma, o sa maihatag sa Ginoo, dawato na akong malipayon. Tanang mo doon, muabot sa atong kinabuhi, dawato na itong malipayon, dawato na itong uban ang pagpasalamat sa atong Ginoo, ever seen. Pag ginagawa mo yan, mga minamahal, makita mo ang liwanag ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya sabi ko, enough na yung blessing ng Diyos. Everisimen. Enough na yung blessing ng mahal na Panginoon, yung protection ng Diyos, yung pagdinig ng Diyos sa iyong panalangin sa araw-araw. Nakikita mo ang mahal na Panginoon, di ba iksiyang kamay ng Diyos para hindi ka abutin sa oras na kayo nangangailangan. Everisimen. Kaya lumakad tayo, mga minamahal, nakagaya ng mga taong kinalugdan. Walk, sabi po ni Enoch, walk with please God, ever say amen. Lumakad siya, napapalugdan niya ang Diyos sa buhay niya. Tanungin mo ang sarili mo, napapalugdan mo ang Diyos sa lakad mo, hindi. Ikaw mismo, do not lie to yourselves, ever say amen. Huwag mong magsinungaling sa sarili mo. Nagagawa ko ba ang kalooban ng Diyos o hindi? Natutuwa ba ang Diyos sa akin o hindi? Ikaw mismo ang tatanong sa sarili mo, Everisimen. Para kung mapalugdan mo ang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Pag hindi mo mapalugdan ang Diyos, mga minamahal, out of blessing ka, Everisimen. Kaya sabi po ng Biblia, lumakad tayo, nararapat sa pagkatawag sa atin. Lumakad kang may pananampalataya, lumakad ka sa Espiritu, lumakad ka sa pag-ibig, lumakad kang may takot sa Diyos, lumakad kang napapalugdan mo ang Diyos sa buhay mo, at ang blessing ng Diyos ay darating sa iyo. Purihin ang malapit na tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Habang tayo umawit sa mahal na Panginoon, ibigay natin ang mataas na papasalamat sa mahal na Panginoon. Siya ay tumawag sa atin, tinawag tayo ng Diyos. Ibigay natin ang ating buhay. Wala na tayong ititira sa atin. Ibigay natin ng lahat-lahat sa mahal na Panginoon. I give myself away habang tayo maawit, mga minamahal. Ibigay natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Pag lumalakad kang kasama mo ang Diyos, ang presensya niya nasa iyo. Kasama mo ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. I give myself away. Ibigay natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Wala tayong ititira sa atin. Mahal na Panginoon, buong buo, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Ang aking puso, ang aking kaluluwa, ang aking pag-iisip, gamitin mo ko sa iyong kaluwalhatian, praise the Lord, upang mapaluguran kita, mahal na Panginoon. Amen. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I stay.
give my soul. Sa pananalangin, banggitin niyo yung mga hiniling sa mahal na Panginoon. Dakila namin ang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Muli narito kami sa aming mga pagsasumama, mahal na Panginoon, bago pong lahat sa unang dalangin namin, beloved pastor, bago pong lahat, patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, O God. Linisin mo kami mga puso, kayong karapat dapat, O Diyos, sa aming paglapit, ikiling mo yung pandinig sa aming dalangin. Mahal na Panginoon, abutin mo ang bawat pangailangan ng bawat isa. Lalo tigit ihanda mo kami, ibigay namin aming buhay sa iyo, O Diyos, paglingkuran ka namin. Mabangin kami mapalugdan, mahal na Panginoon, hallelujah, lumakad sa iyong kalooban. Turuan mo kami maglumakad na may pananampalataya, may takot sa iyo, O Diyos. Buong buhay, ibigay namin ang aming buhay sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa gabing ito, O Diyos, lahat ng iyong mga anak, O Diyos, palakasin mo ang bawat isa, patatagin mo ang kalampanan ng palataya, palayain mo sa mga kahinaan, sa mga bisyo, mga gawa ng kaaway, mga problema, lutasin mo mga suliranin, pagalain mo makaramdaman, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, lutasin mo ang mga problema in Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa ating ulam, kami naman, ikasawad ang mga gawa ng kaaway. Dagilan namin ama sa gabing ito, O Diyos, aming sinasaway lahat ng uri ng adlang gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, mga kahinaan, mga gawa ng kaaway, cast out in the name of Jesus. Lukewarmness, cast out, last of the eyes, last of the flesh,
Pride of life, cast out. Vanity of vainglory, cast out. Be healed and be blessed. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Bilang pasalamat sa mabait na Diyos, let us all stand and jump and shout 3 times. Sige po, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga kabadid. Tayo pagdadako sa ating announcement. At ating po pananambahan, announcement practice tomorrow, Saturday, May 8th. 2021, Youth Choir, alas 8 hanggang alas 11, Finest Choir, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ating pananambahan sa araw ng Linggo, mga minamahal, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. So Wednesday, service natin 4 to 8, and Friday, sama kagaya nito, 6 to 11. Kukuha tayo ng, wala na po, sige po, wala tayong special offering. So wala, kung wala po tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At tayo po ay magkaisang manalangin para sa ating pagtatapos. Praise the Lord. Ating pagkakataong bigyan natin pagkakataong Father Asur. Kindly po, let us pray po para sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating audio preacher. Hallelujah. Nilo Miranda, tayo po lahat tumayo mga minamahal sa ating temporaryong paghihiwalay. Hallelujah. O dakilan Diyos, pagpalang ang mamang banal, mahal pa ni Jesus. Hallelujah. Salamat Lord sa aming tapos na gawain, mahal pa ni Jesus. Hallelujah. Sa awiting makalangit, sa joyful song, solemn song. Hallelujah. Sa awiting ng mga children's choir, youth choir, mahal pa ni Jesus. Maraming salamat Lord. Hallelujah. Sa mga testimony na aming pakinggan galing sa mga kapatiran namin, sa kanilang mga pagpapala, mahal pa ni Jesus. Maraming salamat Lord. Hallelujah. Sa ebanghelyo ng kaligtasan namin pakinggan galing po sa aming beloved ordained preacher. Mahal pa ni Jesus, pag-ingatan bawat sa amin sa aming pag-uwi. Hallelujah. Sa mga kapatiran namin. Hallelujah. Sa kanilang pag-uwi, mahal Panginoon, pag-ingatan mong bawat sa amin na kami po'y makarating na maluwalhati sa aming bawat tahanan, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah, bantayan po kami ng libo-libo pong mga anghel, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah, pag-ingatan po kami, hallelujah, sa aming paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon Jesus. Pangawakan mong bawat sa amin na wala pong mahulog sa paglilingkod namin sa iyo, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah, balik po kami sa araw ng Linggo hanggang sa iyong pagbabalik upang sama-sama ka naming sambayin sa Espiritu katotohanan, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah, sa unang panalangin ng beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, mahal Panginoon Jesus, amin po sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway sa iyong pag-uwi. Hallelujah, kasawad, hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you. God bless you po. Amen.